Yo, what's up mga ka-spikes? Welcome back to my channel. Kung bago po kayo sa channel na ito, ay welcome sa channel na matinig, ang channel na malupet. Kung sa pinag-usapan natin ang pag-aalaga ng iba't iba klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. At sa video natin ito ay isishare ko lang sa inyo na ito pong si Champ, pinaalala niyo yung ating Champagne Hedgehog, ay sisubukan ko na pong i-breed doon sa ating isang albino. So, sila po yung aking i-breed, pagbabanggain, para ma-maintain ko po yung kulay na gusto kong i-produce. Kasi pag nilagyan ko siya ng dark, magkakaroon po ng hindi, para sa akin, ayoko nang i-mimix yung dalawa kasi mawawala yung kanilang linyada, ano, masisira. So ang gagawin ko po ay ipapares ko siya dun sa ating albino. Medyo masungit pa rin ito pero hira kasi kami magkita, siya masyadong nahawakan at pag nakaka-uwi lang ako, saka ko lang siya nahawakan. So ngayon po ay susubukan natin siyang i-breed. Share ko lang sa inyo yung ating breeding. Yan, breeding talaga. Kasama si Champy, ang ating Champagne, at ang kanyang magiging ka-partner, si Whitey, yung ating albino hedgehog. So yun, abangan nyo po. At syempre, tutok lang po kayo dito sa ating episode na ito. Syempre, kung nagugustuhan nyo po yung mga ganitong video, ay huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe at pakipindot na rin po yung maliit na bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Malaki na siya at alam ko na medyo mabigat na siya. So ready na to para sa pag-breed. First time niya po kasi bata pa siya nung ano. Medyo bata pa siya nung nakuha natin at ngayon nag-mature na siya at alam ko possible na siyang mag-breed. Maganda na rin yung katawan niya. At ito po ang kanya magiging ka-partner. Ayan. Walang iba kundi si Whitey, ang ating albino hedgehog. Subukan natin makapagpalabas pa rin ng Champagne dito sa kanilang breeding. Ayan. Samahan niyo po ako at i-breed na natin sila. So, i-breed ko na nga po itong dalawa. Isasalang ko na si Champy at si Whitey, yung ating Champagne at saka albino. Pero sa kasamaang palad ng ating iluhan, I mean, na matagal na nating ginagamit ay bumigay na dahil siguro sa katagalan na rin. So, susubukan natin ngayon yung ginagawa kong 2 weeks. Ginagawa ko, pinagsasama ko sila ng 2 weeks. So, hindi ko siya matitimbang. At ipapakita ko rin sa inyo na pwede itong paraan na ito kahit wala tayong timbangan. Pero mas maganda kung may timbangan tayo. Ngayon, again, gagawin natin yung walang timbangan. Bayaan lang natin siya 2 weeks, magkasama sila. Then after dyan, paghihiwalay natin at magbibilang tayo ng mga ilang araw para malaman natin kung buntis na yung ating hedgehog o hindi. Siyempre, dito sa ating breeding, ang gagawin natin ay una natin kukunin syempre yung female at siya yung ilalagay natin sa cage ng male. Kita naman natin healthy naman siya and mabigat po, medyo may kabigatan din. At syempre nandito na si Champy. Champy, ay naghihintay siya. So kung titingnan nyo parang halos magkapares ng kulay nila pero Champagne po yan at saka albino. I-update ko po kayo kung manganganak na sila and kung ilan ba sana yung kanilang anak at ano ba yung mga possible na color na lalabas kapag sila ay nag-breed na. So, parang masungit pa siya na si Champy. Parang ayaw niya pa, parang wala siyang interest. Pero 2 weeks sila magkasama dyan. Tingnan natin. Ang laki talaga nito ni Champy. Oh.
Wala pa siyang pakialam. Sinisimulan niya na amuyin yung babae. Si Whitey. Pinagbangga ko silang dalawa kasi siya yung pinakamalapit na kulay dito sa ating champagne. Kaya yung albino yung naisip ko. At syempre mga ka-spikes, bago tayo magpatuloy, hindi mawawala. Syempre, shoutout natin sa ating mga masusugid na tagapanood at mga subscribers. Shoutout po kay Brother Christian Patindol. Maraming salamat. Sabi niya, bagong breeder daw siya. At syempre, sana po marami kayong matutunan dito sa ating channel. Halungkatin niyo lang po, panoorin niyo ating mga video about hedgehog at kung ano-ano pa, dahil meron tayong ibang topic maliban sa hedgehog. Again, shoutout sa iyo, Brother Christian Patindol. At syempre, shoutout din kay Jed Hamison Villarubia. Bro, maraming salamat. Sabi mo nga, mula day one, since first day, ay nag-guide ka nitong channel natin. So, kayo yung mga inspirasyon ko. Isa sa mga inspirasyon ko kung bakit tayo nagpapatuloy. At syempre, gumagawa ng mga bago pang video. Syempre, shoutout din kay Pablo Salvacion. Shoutout sa iyo, bro. At shoutout po sa lahat ng mga masusugid nating subscribers at tagapanood dito sa Pilipinas at saan man dako ng mundo. At syempre po, huwag po nating kalimutan, pakilike po yung aming page, ang Montalban Feeders Farm. Sa mga requirements nyo po, kung meron kayong kailangan na dubia para sa inyong mga alagang hayop like scorpions, tarantula, arwana, reptiles at kung ano-ano pa. Marami po tayong dubia na available. So mag-message lamang po kayo sa aking Facebook account. Lalagay ko po dyan sa screen. At syempre, huwag niyo pong kalimutan yung ating page, ang Montalban Feeders Farm. At sa lahat po naman nakakapanood ng video na to, pwede po kayo sumali sa Philippine Exotic Hedgehog Society para po mas marami kayong matutunan tungkol sa pag-aalaga ng mga hedgehog. At dito na po muna natin tatapusin ang videong ito, mga ka-spikes. Magkita-kita po tayo sa susunod nating episode. Maraming salamat po sa pag-subscribe at panonood sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, base po sa ating analytic, marami pong viewers pero yung iba po ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Pasuyo naman po, baka naman konting subscribe lang po sa ating channel. Maraming salamat. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Spikes and Fur TV.